Ang topic natin ngayon ay request ng ating kaibigan na si Rune Silva. Ito ay hindi tungkol sa mga barko ng Philippine Navy gaya ng nakaraang video. Pero ito ay tungkol sa motorsiklo na gawa ng Pilipino. Pag sinabing gawa ng Pinoy, halos 100% ng mga major components ng nasasabing motorsiklo ay gawa ng mga Pilipino. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Lycan Motorcycle ay isang Filipino motorcycle manufacturing and technology company na nakabase sa Metro Manila. Ang kanyang misyon ay ang pagbabago or pag-innovate sa karanasan ng lahat para sa tinatawag na personalized motorcycle. Ito ay nagbibigay din sa pagiging natatangi sa tinatawag na two-wheeled vehicle. Ang Lycan ay natatag noong 2020 sa layunin at idea na ang personalization sa motorcycle ay hindi mahirap marating. Noong una ay nag-umpisa lamang ang Lycan sa home ground shop at sila ang nag-customize sa iba-ibang motorsiklo hanggang nagbabago ang kanyang direksyon at lumaki ito. Dahil sila na mismo ang gumagawa ng mga motorsiklo. Ang G6 concept model na ito ay nasa early stages pa ng prototype niya. So kaya kumbaga ang importante lang sa amin ay makuha muna yung forma, yung itsura at kung paano gagana dito yung engineering, yung mechanical side, yung aerodynamics. Kaya kung mapapansin nyo, hindi rin pa siya ganun ka-finish kasi hindi pa naman important sa amin ngayon ang pinaka-final look niya, ang pinaka-finish niya. Kasi ang gusto namin makuha muna is kung ano ang itsura ng magiging forma ng katawan niya. Pero ang gusto kong ipakita sa inyo ngayon, ang kanilang pangunahing layunin ay ang paggawa at pag-manufacture ng sariling brand of road legal motorcycle. Pag sinasabing road legal motorcycle, ito yung mga motorcycle na pwedeng makadaan sa freeway gaya ng North Luzon Expressway. Ang pwede lamang makadaan doon ay ang mga motorcycle na mamalaking makina gaya ng 400cc pataas. At ang Lycan ay gagawa ng motorsiklo na madali ma-customize or pasadya na gagawin base sa kagustuhan ng customer. Na ang ibig sabihin ay ang Lycan motorcycle ay hindi gagawa ng maramihan o mass produce sa parehong style o design. Sa halip ay ang riders ay siyang pipili sa sarili niyang design at style para itong sadyang gagawin ng Lycan at para ma-experience ng rider na sasakay na siya lang ang may motorsiklo na walang kapareho o walang kahawig na style. At kamakailan lang ang Lycan Motorcycle Company ay naglulunsad ng kanilang original prototype motorcycle na pinapangalan ng Lycan G6 at Challenger 1. Kung titingnan mo ang mga motorsiklo na ito ay para itong nakikita mo sa futuristic science fiction na movie na Tron at pati na ang kanyang smart helmet ay para ding nasa movie na Iron Man. Ang bagong kumpanya na ito ay nagmula pa sa Quezon City at naka-provide ng level convenience sa kanyang mga customer without compromising the safety of using their products. Ang kanya CEO at siya rin ang may-ari ng naturang kumpanya na si Jagi Gangat during the pandemic. And part of my interests and hobbies and passions was in motorcycle and was in motorcycling. And I came to think of and then this idea, this very question came into me and I asked myself that why isn't there a Filipino motorcycle company here in the Philippines? And that why do Filipinos and why do we owe? At si Jim Ripaldo na siyang Chief Technology Officer at siya rin ang namamahala sa development sa lahat ng technology aspects sa kumpanya at si Chief Operation Officer na si Jeremiah Castillo na siyang namamahala sa operasyon ng nasabing kumpanya at kasama nila ang iba-ibang professional gaya ng engineers, designers, mechanics at mga back-end professional from marketing to media producer. Ayon kay CEO Jiggy Gangat na siya ay naniwala na ang kanilang mass customization features na kung saan sila ay nakatuon o nakapokus sa tinatawag na typically customized bikes na ito'y magugustuhan sa mga riders ng rider-centric market sa Pilipinas. At ayon pa sa kanya na ang typical motorcycle customization ay sadyang paggawa ng motorsiklo base sa kagustuhan ng rider at mahirap at nakakapagod dahil ito'y gagawin labas o iba sa pananaw ng manufacturing. At ang isa pang dahilan ay hindi lahat na parts na gagamitin para sa customized bike ay magkasya sa iba na ibig sabihin ang isang size o sukat ng parts ay hindi mag-fit sa iba-ibang motorcycle model.
Sa production level naman, halos lahat ng parts o pisa ay gawa ng Lycan. Ayon sa Lycan na ang customer ay magdi-design ng motorsiklo at pagkatapos ay i-deliver ito sa kanilang bahay. Ang kanilang system ay napaintulot sa kanilang customer para makapagpili at makagawa ng kagustuhan nilang personal design mula sa umpisa kasama ang body parts, ang coolers, ang makina, ang engine replacement gamit ang Lycan cloud-based motorcycle application para makapagbigay sa rider ng tinatawag na Street from the Factory Personalized Motorcycle. Ang kakayahan sa pag-customize ng sariling bike ay magaganap bago pa man ma-assemble ang bike at ito'y kasama na ang registration para ito madali may deliver diretso sa kanyang bahay o diretso sa bahay ng customer kahit saan mang lugar sa Pilipinas. Ang Lycan ay nagpaplano din sa pag-install ng artificial intelligence o learning machine para ang rider ay makapag-communicate sa kanilang motorcycle sa pamamagitan ng kanilang smart helmet at gagamitan din ito ng verbal command o tinatawag na smart voice assistance kagaya ng ginagamit sa Apple, ang Amazon, ang Alexa at ini-install din sa lahat ng mga motorcycle at dahil sa device na ito, ang riders ay pwede makapag-request ng navigation direction at makapagsagawa ng hands-free dialing at ang engine ay mag-start gamit ang remote control. At ang smart helmet naman ay may adaptive display screen sa loob ng visor at nagdi-display ito ng mga notification bar at speedometer at built-in microphone at speaker at pwede rin itong makonect sa cellphone. Kaya nga, tinatawag itong smart helmet. Ang G6 model naman ay modern cross motorcycle habang ang Challenger 1 model ay sporty futuristic single-seater. Ang dalawang model ay parehong naka-install ang operating system ang tinatawag na Luna Unified Network Assistance at ang E1 Smart Assistant, ang touchscreen, ang dashboard display at iba pang mga high-tech features gaya ng voice-activated biometric engine starter. Noong nagpahayag ang Lycan Motorcycle Company na sila ay 100% Filipino Manufacturing and Technology Company na nakabase sa Quezon City na ang ibig sabihin nito, sila din ang gumagawa ng mga engine, suspension, brakes at iba pa mula sa umpisa. O di kaya ay kumukuha lamang sila ng mga iba-ibang components o iba-ibang parts sa iba-ibang source sa mundo at kanila itong ina-assemble. Ngayon ang tanong, ilan bang porsinto ng mga parts at components na kanilang ginagawa or minamanufacture para ito'y matatawag na made in the Philippines? At ayon sa Lycan na sila mismo ang gumagawa ng internal combustion engine at electric motors para sa kasalukuyang model at para naman sa future models ay gagawa sila ng EV variants para sa taong 2023. At ayon sa Lycan na majority sa mga parts component ay sila ang gumagawa, kasama nito ang makina, kaya ang design ng Lycan ay sila mismo ang original. At ayon sa Lycan na tatlo lang mga parts na hindi nila minamanufacture at doon sila kumukuha sa ibang manufacturer na marami ng tao na gumagawa at eksperto na sa paggawa sa nasabing parts at ito ang mga parts na brakes, tires at suspension. Ito lang tatlo at lahat ay gawa na ng Lycan. Kaya ang Lycan ay masasabi mong 100% gawang Pinoy. At ang G6 at Challenger 1 motorcycle ay may makina na 300cc pataas hanggang 650cc models at ang presyo ng G6 ay nagumpisa sa 151,000 piso. Ito ang 300cc version habang ang 650cc engine model naman ay may presyo hanggang 287,000 piso. Talagang napaka-abordable naman ang presyo. Hanggang sa susunod, maraming salamat.